Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit." Sinabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya ngayong masasabi, bumaba ako mula sa langit?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkain nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayon may namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkain bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Pakibating ang katabi natin ng magandang gabi din. Good evening po sa inyo. Ako po si Father James. Santa Maria de As, ang ating minamahal na Santa Clara de Montefalco. Alam po ninyo, sa marami sa atin, marami tayong mga reklamo sa buhay at marami tayong mga bagay na hindi kinatutuwaan o mga bagay na pinaiinisan natin madalas. So pakitanong nga ang katabi mo ngayong gabi. Anong reklamo mo? Si Counselor nandito, i-reklamo natin sa kanya kung ano yung mga reklamo natin. Pakitanong nga ang katabi mo, anong reklamo mo na naman? Sa ating unang pagbasa, narinig natin si Elias. Si Elias po yung propeta. Nagdadabog siya, nagmamaktol siya, nagre-reklamo siya sa Panginoon. Ang sabi niya sa Panginoon, "Panginoon, bakit naman ganito ang buhay ko? Sana pinatay mo na lang ako." Saan ho nang gagaling si Elias? Si Elias po kasi, siya po'y propeta na tinutugis ni Jezebel, yung reyna noong panahong iyon. Hindi po ito yung sirena. Si Jezebel na asawa ni Ahab at siya ay isang masamang reyna. Kaya ang ginawa niya, dahil ayaw niya kay Elias, pinatugis niya sa kanyang mga kawal, pagod na si Elias sa kaiiwas, katatago sa mga kawal at sundalo ng reyna. Takbo siya, tago siya, hanggang sa makarating siya sa isang ilang.
At doon, and salamat. Mas maganda ba boses ko rito? Takbo ng takbo si Elias at hinahabol naman siya. Napagod yung mama. Pero parang mas maganda yan. Tama ba? Hindi ako kasing ganda umawit ng ating nagsalmo. Thank you ha. Palakpakan nga natin yung umawit ng salmo natin. Yan, napakahusay, napakaganda. Wala akong reklamo. Ang ganda ha. Pero si Elias, tinutugis ng mga kawal, napagod, natulog, at nung nagising, nagreklamo. Sana pinatay mo na lang ako, Panginoon, kung ganito na rin lang ng buhay ko, araw-araw akong magtatago, araw-araw akong matatakot, pinatay mo na lang sana ako. Ilan ho sa atin ang ganoon ng reklamo araw-araw? Sana namatay na lang ako. O kaya wala na lang ako sa mundong ito. Kasi dinami-dami ng mga problema at alalahanin ko, sana wala na lang. Pero dinalaw siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang anghel, ang sabi kay Elias, Elias, may pagkain, may tinapay, may tubig, kumain ka. Tinulugan lang ni Elias kasi naiinis pa din siya sa Panginoon kasi ang pakiramdam niya, pinabayaan na siya. Ano po yung ginawa ng anghel? Tinapik ulit si Elias. Elias, pangalawang pagkakataon, gumising ka, kumain ka o, may tubig, uminom ka. Mahaba pa ang lalakbayin mo, kaya kailangan mong kumain. At doon sa pangalawang pagkakataon, medyo humupa na ang galit at tampon ni Elias, kaya't kumain na siya at kalaunan ay sumunod na rin sa kalooban ng Panginoon. Naglakbay siya ng 40 araw at gabi papunta sa bundok ng Horeb. Si Elias, napagod. Si Elias, nagtampo. Si Elias, nagalit sa Panginoon. Pero kalaunan ay humupa din at kumalma din ang kanyang galit at sumunod sa Panginoon. Pakitingnan ng katabi mo. O ayan na namang reklamo mo. Sino na naman ang kaaway mo? Sino na naman ang hindi mo kasundo? Maraming beses, parang katulad tayo ni Elias na marami tayong reklamo sa buhay. Sa Ebanghelyo, ganun din. Ang mga Hudyo ay nagbubulong-bulungan nang si Jesus ay nagpakain ng maraming mga tao, pero pagkatapos noon, ang sabi niya, nakakain kayo ng tinapay, pero may isa pang tinapay na ibibigay ako sa inyo. Ang tinapay na nagmula sa langit, at ako yon. Ako yung tinapay na nagmula sa langit, na bibigay sa inyo at ibibigay sa inyo para magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ano po ang sabi ng mga Hudyo? Nagbulong-bulungan sila. Anong taong ito? Mukha nagsisiraan ng bait. Di ba alam natin kung saan siya galing? Di ba kilala natin ang nanay at tatay niya? Di ba alam natin kung saan siya nanggaling? E bakit sasabihin niya galing siya sa langit? At ano itong sinasabi niya na siya tinapay ng buhay? At ano sinasabi niyang tinapay siyang mula sa langit? Nagbubulong-bulungan at nagre-reklamo at hindi nila matanggap si Jesus. Masama ang kanilang loob kay Jesus sapagat ang pakiramdam nila, niloloko sila ni Jesus at ang pakiramdam nila, pinagsisinungalingan sila ni Jesus. Niloloko mo kami, paano mong ibibigay ang sarili mo sa amin bilang tinapay? Ano kakainin namin ng laman mo? Paano namin matatanggap yan? Hindi nila matanggap ang tinapay na inihahandog ni Jesus sa kanila. Pinakain na sila't lahat, reklamo pa din. Binigyan na ng tinapay at lahat, binigyan na ng pag-asa para sa buhay na walang hanggan, hindi pa rin nila nakita ang laman ng puso nila at isip ay pawang galit sa kay Jesus at hindi pagtanggap sa kanyang mga pinapahayag. Kaya ang sabi ni San Pablo sa pangalawang pagbasa, kung nakikinig po kayo, napakaganda. Ang sabi ni San Pablo, kaya naman, mamuhay tayo
na alisin na ang pangbubulyaw, alisin na ang pagiging magagalitin, alisin na yung ating mga hidwaan, at mamuhay na tayo sa kabutihan, mamuhay na tayo ng may awa at habag, pagdamay at pagtulong sa isa't isa. Alisin na natin sa ating puso ang anumang galit, ang anumang mga pag-iimbot sa kapwa. Palitan na natin ito ng kagandahang loob, ng kabaitan, ng kabutihan, ng malasakit sa nangangailangang kapwa. Kung bagdudugtungin po natin ang tatlong mga pagbasang ito, iisa ang sinasabi sa atin. Alisin na natin sa puso ang anumang mga reklamo at agam-agam. Alisin na natin sa ating mga puso ang anumang mga negatibo na paulit-ulit na tayo ay inaalipin, na paulit-ulit na tayo ay nakapananakit sa kapwa dahil pinamamahayan tayo ng sama ng loob, ng pagtatampo, ng galit, ng pambubulyaw, ng pag-iisip ng masama sa kapwa. Sa halip, ang sabi ni Jesus, buksan ang inyong puso para kayo ay panahanan ng kabutihan, ng kabaitan. Tanggapin ninyo ako bilang tinapay na nagbibigay ng buhay para hindi na kayo magutom, para hindi na kayo mauhaw. Kailangang tanggapin ninyo ako na siyang inyong tagapagligtas at Panginoon. Kung gusto natin na ang buhay natin ay mapuspos ng kapayapaan, kailangang mawala sa loob ang anumang pag-iimbot, ang anumang galit o inggit, ang anumang sama ng loob sa iba, ang anumang reklamo sa mga bagay na hindi natin nagugustuhan, ang mga negatibong pag-iisip at mga negatibong nararamdaman. Ang sabi sa ating mga pagbasa ngayon, tanggapin mo ang pagkain na papatid ng iyong uhaw sa pagmamahal. Tanggapin mo ang pagkain na magpapalakas sa iyo para ikaw ay makapagbigay ng malasakit sa kapwa. Mamuhay ka, sabi ni San Pablo sa pangalawang pagbasa. Mamuhay ka sa kabutihan at kagandahang loob. Pakisabi sa katabi mo ulit, huwag na magreklamo. Huwag nang sasama ang loob. Huwag nang panahanan ng inggit. Huwag nang nabubuhay sa galit o kaya'y namumuhay sa pagkaplano ng masama sa kapwa. Ako, ito ho ang panalangin ko ngayon, no, sa mga panahong ito. Sana mag-ayos na si Carlos at si Angelica. Kasi sayang lang man, di ba? Pauwi na yung bata. Sasalubungin natin ng ating Olympic champion. Pero sana yung champion na yon, yung gintong iyon, ay mailagak sa isang pamilya na nagpapatawaran at nagmamahalan. Kasi anong gagawin mo sa ginto kung kumikinang? Anong gagawin mo sa napanalunan, milyon-milyon? Pero sa puso naman at sa tahanan, walang pagkakaisa at walang kapayapaan. Ang mensahe sa atin ng mga pagbasa ngayon ay malinaw na malinaw. Papasukin natin sa ating puso, sa ating tahanan, sa ating kalooban, ang kabutihan at kagandahang loob na dulot ni Jesus, ang tinapay na nagmula sa langit, ang papatid ng anumang hinahanap natin sa mapayapa at maayos na buhay. Nawa sa ating buhay, mga kapatid, maramdaman natin ang pananahan ng pag-ibig ng Diyos at ang pagtanggap natin sa kabutihan ng Diyos. Habang ako'y nandito sa harap, nakatingin ako doon sa napakagandang larawan sa likod ng ating simbahan.
si Jesus at si Santa Clara. At palagay ko, alam na alam ninyo ang larawang yan. Pwede nyong tingnan ang larawang yun sa likod kung kaya nyo pang tumingin. Hindi ko alam kung nakita nyo na yan, pero bumungad sa akin yan, yung stained glass na yan, at sabi ko sa sarili ko, mapalad kayo, kasi laging pinapaalaala sa inyo itong tagpong ito kay Santa Clara at si Jesus. Alam ko, alam nyo yung kwento, pero maibahagi ko lang ng konti bilang pangwakas. Minsan daw, si Santa Clara nakasalubong si Jesus. Tinanong ni Santa Clara si Jesus, Panginoon, saan po kayo pupunta? Ang sabi naman ni Jesus kay Santa Clara na inyong patron, Clara, naghahanap ako ng lugar kung saan ko ilalagak itong krus na ito. May alam ka ba? Ang sabi ni Santa Clara kay Jesus, Panginoon, ilagak niyo na lang po sa puso ko. Ilagay niyo po dito ang krus ninyo. Aalagaan ko yan. Kaya ang pangalan din ni Santa Clara ay hindi lang Santa Clara de Montefalco, ang pangalan niya din ni Santa Clara ay Santa Clara ng Banal na Krus. Sapagkat nung naghahanap si Jesus ng panibagong paglalagakan ng kanyang krus, ang sabi ni Santa Clara, bukas po ang aking puso. Dito po ninyo iluklok ang inyong krus na magbibigay ng kaligtasan sa lahat ng mga tao. Sa araw na ito, mga kapatid, sa ika-apat na nobenaryo natin sa paghahanda sa kapistahan ni Santa Clara, tinatanong din tayo ni Jesus, kumusta ang iyong puso? Kumusta ang iyong pamilya? Ano ang nananahan sa inyong puso? Ano ang nananahan sa inyong pamilya? Kasi kung hanggang ngayon, katulad ni Elias, masama pa rin ang loob. Kung hanggang ngayon, katulad ng mga Hudyo sa panahon ni Jesus, ay mayroong bulong-bulungan at pangungutya kay Jesus. Kung sa ating puso, sabi ni San Pablo, laging may galit at laging may sama ng loob. Walang mapaglalagyan ang krus ni Jesus. Tularan natin si Santa Clara. Buksan ang puso, alisin ang anumang mga bagay na masama at iluklok natin sa puso natin ang pag-ibig ni Jesus. At sabi nga sa kwento, nung binuksan nila ang puso ni Santa Clara, anong nakita nila? Ang marka ng krus ni Jesus. Pag tiningnan natin ang puso ninyo ngayon, pakitingnan ng katabi mo, tingnan mo nga ang puso niya. Huwag naman. Pero kung titingnan natin ang mga puso natin ngayon, anong marka ang nandyan? Anong tatak ang meron dyan? Kasi ko ang marka ng demonyo ang nandyan, sabihin mo kay Jesus, Panginoon, alisin mo ang marka ng demonyo sa aking puso. Palitan mo ng marka ng iyong krus ng kaligtasan. Alisin mo ang masamang loob sa aking puso. Palitan mo ng pagkapatawad. Alisin mo ang inggit sa aking puso. Palitan mo ng kagalakan. Alisin mo ang anumang bagay na hindi maganda. Palitan mo ng kabutihan. Sa araw na ito, sa ating misa ngayon, katulad ni Santa Clara de Montefalco, buksan mo ang iyong puso kay Jesus, tanggapin mo ang tinapay na nagbibigay ng buhay at kaligtasan. Amen.